So ito po lahat yung nakuha ko sa basurahan. Yung sa katagal-tagalan kong nag-dumpster, ito po yung medyo mamahalin, mga Diddy Labs. Medyo mamahalin siya na mga items na galing sa basurahan. So mag-start tayo sa itong vacuum na to, mga Diddy Labs. Ang vacuum na yan, nakalagay na dito yung prices. Oh. Yung vacuum na yan, magkano yung vacuum? 32,500 pesos po yung vacuum na yan. Pwede po siya i-self-empty po siya, mga Diddy Labs. Pwede siya mag-self-empty yung vacuum na yan. 32,500. Ang safe naman po, itong safe na to. Ang safe na to is $99.99. Mga 5,000 pesos po ang safe na to, mga Diddy Labs. Galing po to siya sa dumpster. Na-search ko na po yung price sa online. Tapos ito naman yung bago kong nakuha na coffee maker. Ang price po niyan, 7,000 pesos, mga Diddy Labs, ang price ng coffee maker. Tapos itong isa na to, yan po, itong kuha na to, itong Cricut na to, mga Diddy Labs. Kuha to siya, pwede to siya makakat ng kahit ano, plastic, wood, leather, kahit ano po, pwede po siya. Gamitin pang cut. So, ang price niyan po, 12,500. Naka-plastic pa po siya, mga Diddy Labs. Oh. Plastic pa. Tapos, ito naman yung blender, mga Diddy Labs. Power blender and processor, mga Diddy Labs. Kompleto sa kuan. Kompleto yung, ano pa, kompleto yung mga accessories niya. Pwede siya pang isang pichil. Pwede pang single. Tapos may brush pa siya, oh, panglinis. So, ang price po niyan, mga Diddy Labs, Ninja, 10,000 pesos po, mga Diddy Labs. 10,000. Tapos ito naman po, yung medyo bago-bago ko siyang nakita, ito po yung toothbrush na to, mga Diddy Labs. Kuan po to siya, electric toothbrush. Ito po yung charger, ito po yung brush. So, ang price din po nito, 4,500 pesos. Yan. Tapos yung electric fan, mga Diddy Labs, yung ginagamit ko palagi sa garage pag nag-o-open ako ng mystery bags. Ito din po yung electric fan, mga 1,200 pesos. So medyo mura-mura yung electric fan. Ang pinakamura dito sa lahat ng pinakita ko. Hindi pa po ito kasali yung kuan, yung mga jewelry na nakuha ko po sa dumpster. Magvi-video pa po ako ng mga silver jewelry. Tapos ito din po yung airbed, mga Diddy Labs. Ito yung airbed. Ang magandang airbed. Nakuha ko po to siya sa dumpster. Ang price po nito, tignan natin yung listahan. May listahan ako dito. Ang price ng airbed na to is 16,500 pesos, mga Diddy Labs. Yan po lahat. Ang dami. So, yung total po niyan, halos mag 90,000 pesos. Nakuha lang po to siya. Halos mag 90,000 pesos nakuha sa dumpster. Lahat po to siya nakuha sa dumpster. Hindi pa po kasama doon yung nasa garage na mga nakuha ko, mga Diddy Labs. Mamangha ka talaga sa mga basura dito sa kuan sa Amerika, no? So, mag-try tayo, itry natin yung iba dito. Itry natin yung airbeds, mga Diddy Labs. Itry natin yung airbed. So, ito yung airbed. Automatic po siya, mga Diddy Labs. Pwede po siya isaksak lang. Kung walang kuryente, pwede mo gamitan ito. I-pump. Pero isaksak. Super easy lang. Super easy magpa-pump ng airbed. Yan, i-on lang natin, mga Diddy Labs, oh. Dito, ganyan. I-pump. Ayan na, mga Diddy Labs. Tapos na po siya. I-unplug natin. Tingnan natin yung quality nito, mga Diddy Labs. Sobrang mahal ang airbed na to. Grabe ka mahal. 16,500, mga Diddy Labs. Oh my,
Kailangan lang siya, kunting kuan lang siya, mga dilabs. Hindi ko mabalik. Kailangan lang siya i-fold yung wire. Mamaya na yan. So, dito mga dilabs. So, tingnan nyo mga dilabs, oh. Ito siya dito, hindi siya kuan. Parang hindi siya, parang closed siya, oh. Hindi siya guma. Yung rubber. Ang ganda nito mga dilabs. Tapos, nag-automatic kuan siya. Pag puno na siya ng hangin, nag-automatic na siya mamatay. Yung pump. Ang ganda ng ano pa dito mga dilas, yung higaan. Ang ganda ng quality ng airbed na to. Tapos mataas pa siya. Ang taas ng airbed, oh. Yan po yung lalagyan ng airbed. Yan na lahat mga dilas. Yan po lahat. 90,000 pesos po to siya lahat mga dilabs galing sa basurahan. I-try natin yung Airbed. Ito po yung anak ko, i-try niya yung Airbed. Sige, Cody. Wow, my son. How's the quality, my son? Good. And we got it from the dumpster. And then yung nakalagay sa bag mga didilas, trash siya, trash. Mabuti na lang kinuha ko siya. Kasi yung brand new pa siya mga didilas, oh, siguro may bumili, tapos binalik. Tas wala na siyang box, kaya kuan na nila, no, tinapon nila sa basurahan. I-try pa niya. Tapos na? You done? Oh. Wow, my son. It's good? It's good for your dad too. One final test. It was Michael, great, and he did. Oh my God. Okay. Ang ganda niya. Except for the side pointing. Pangkuan siya. Ang ganda niya mga didilas pag mayroong bisita tas walang extra room. Ito siya na lang pangmadalian, no? Pag walang bisita, pag walang extra room tapos may bisita, pangmadalian kuan tulugan siya. Tapos pwede po natin ipakupos. Pwede po natin kunan yung hangin. Iskuan lang din siya ipa-auto deflate. Pa-auto-deflate lang mga dilabs. Yan. Lumalabas na yung hangin dito. Yan po. Automatic din yung pagpa-auto-deflate. Super nice mga dilabs. Super nice. Ang coffee maker is i-plug natin mga dilabs. Tingnan natin kung magkuan ba siya mag-power. Oh, kailangan lang natin ng, kunting linis lang ito mga dilabs, tapos bilhan ng ano pa, yung nasa cup na coffee. Yan, mag auto off siya, oh, auto off. May heating, add water. Depende lang kung kung magkano yung water na ilalagay mo na. Tumilagay yung mug. Tapos ito naman yung isa, yung pinakakuang ko siya na, ito yung pinakamaganda. Maganda siyang kuan mga dilabs. Mas maganda pa to siya, itong nakuha ko, kaysa sa kuang ko, sa ninja ko. Ito kasi yung lumang ninja ko to siya, normal lang to siya, yung pang blend lang talaga. Itong isa na to, kuan talaga siya, power blender and processor mga dilabs. Mayroon pa siya iba-iba, o may pang single. May single siya. May isang pitchil. So, i-try natin, ikuan, isaksa, i-plug natin. Kung nag-on na ito siya, na-try ko na ito siya dati. Yan. Ito, oh.
May power siya, mga dilabs. Yan. Off. Mga kadilabs, paki-follow si Didi Labs. Ang Facebook ko po, Didi Labs. Tapos, ang YouTube channel ko po is Ate Buding. Tapos, mayroon po ako Instagram, Ate Buding din po, ate.buding.